Hello, good morning. So, samahan nyo nga ako sa aking exam today dahil magtitake po ako ng Emborchering at Way dahil exempted na po ako sa AIN. So, dahil may 3 years nga lang binigay sa akin ng IND, so kailangan ko na po ito i-take ngayong taon dahil magti-3 years na po ako next year. Kung hindi, magpapadala sila ng letter sa akin. So, ayoko naman mangyari yon. So, ang iti-take ko po yon sa Utrecht dahil malayo po kung sa Amsterdam ko siya iti-take. 1.5 hour din ang aking travel. So, kapag Utrecht kasi, kapag nag-take ako ng bus, 20 minutes lamang. So, pagka-uwi ko nga ay guys, ay nagdali-dali rin ako nagluto. Dahil nga kinabukasan ay may pasok itong si Lane at maaga siyang umaalis. So, ngayon ko na siya piniprepare niya ang gabi para bukas kukunin niya na lang sa kusina yung baon niya. So, pinasosobrahan ko yon dahil sabi ko sa kanya, kung meron kang kolega, pwede mong i-share ang yung baon. Sabi nga, sharing is caring, di ba? So, una nga, magtatatat tayo ng bawang. Huwag nyo lang iba siyang aking pagtatat. Hindi ako eksperto pagdating sa pagtatat. Marunong lang ako magluto, pero hindi ko talaga ma-master-master talaga ang pagtatat. So, next nga ay ang ating malagintong sibuyas. mura lang po yan dito, no? Hindi mahal ang sibuyas. Napakamura. I think nasa 50 pesos ata ang equivalent nan kung bibili mo dito ng per kilo. O, diba? Mas mura. So, sa ating kawali, hindi ko na po hinintay na uminit. Nilagay ko na ang mantika. Kasi hindi naman didikit dahil yan ay sticky pan. Oh, sticky pan. Oh. Siyempre, ang ating malapulang spatula. Spatula ba tawag yan? Ah, bahala na. Oh. So, yan. Inuna po pong ating tinatat din na manok. Hindi ko po siya nilaga. Tinatat ko na lang siya sa maligit. Kaya nagmamadali na ako, guys. Eh, gabi na po iyan. Antok na rin ako ng mga panahon na. Tumatapsik kasi yung mantika. Kaya napapapikit na lang ako, eh. So, ayan, oh. Halo-halo. Sige lang, halo, uy. So, ayun na nga, no. Pagkahalo-halo natin. Hindi natin siya masyado ito toasted. Kasi lalagyan natin sa toyo later. Hindi po siya adobo. Pero parang adobo style. Pero iga-iga lang, oh. May pap-flip-up. Ayan, no? So, ilagay na po natin dito. Sunod po natin ay ang bawang sibuyas. So, hindi ko pa inuna ang bawang sibuyas dahil ayoko po matoasted sila. Dahil hindi naman natin kailangan talaga igisa. So, pampadagdag ang lasa na lang po iyan. So, ayan, hindi ko po yan ito-toasted dahil ilalagay po natin mamaya sa pita bread. Kasi kapag tinoasted mo yan, medyo mapait o yan, mapait ang lasa. So, hindi na siya masarap. Yan, halo-halo lang guys. Huwag nyo masyadong ipagka-brown. Tama lang. So, huwag nyo tigilan ng halo. Ayan, no? So, una nga, ilalagyan natin siya ng ating pamalakas ng paminta. Mahilig po kami sa paminta. Kaya mayaman ako maglagay ng paminta. Hindi tinipid. Ala kayo kung gusto ninyo madaming paminta. Kung prefer ko madaming paminta. Siyempre ang ating paprika, hindi mawawala. Dahil mahilig po kami sa paprika. Kaya lagi akong may stock nan. Pwede mawala yung kukuna. Siyempre lalagyan din natin ng ito guys, kung sa Pilipinas magic sarap. Ito ay parang, ewan ko ba kung anong powder ba yan na may sibuyas, may bawal. Bawal, sibuyas, may lagyat pa ng powder, no? Bahala kayo. Basta, konti lang nilagay ko kasi gusto ko na may lasa-lasa na konti. Siyempre, ang ating chili powder dahil gusto nila yung ng manghang-anghang. Gusto nyo yung medyo hot bread. Ay. Kaya halo-halo lang guys. No, pagkahalo nga, pagkatisla natin, isunutin natin dyan later ang ating toyo.
Silver Swan, bakit na main? Lagi kitang ginagamit sa akin pagluluto. So, tama lang na lagyan ng ano, no, ng toyo at saka ang ating pangmalakas ng Maggi. Kunti lang, guys. Dahil may lasa na naman siya. Kasi dadagdaga ko siya ng tubig. Kaya nilagyan ko rin ng kunting pampalasa ng Maggi. Maggi seasoning. Ang hirap talaga pag walang tagahawak. So, lagyan din natin ng pampabalance ang ating asukal. Kunti lang, guys. Huwag masyadong madami. Pampabalance lang ng alat. No, para masarap. Basta yung caramelize. Oh, may caramelize, oy. Caramelize na nilalabas ng asukal. Yan, halo-halo lang natin. Guys, ako, naglalagay ako ng cheese. Dahil mahilig po kami sa cheese. Ay. Yan, cheese lang. Para lang siyang pa... Ewan ko ba, anong klaseng luto to? Inimbento ko lang kasi to. At nasarapan itong aking partner. Gusto niya, lagi niya nire-request niya na lunch niya daw. Tinilutuan ko yan. Nilalagyan ko siya ng cheese, guys. Masarap kasi kapag may cheese. Eh, try ninyo yan. Tapos na ang ating pagluluto. So, ilalagay na natin sa pita. Guys, wala pala ako nabiling tinapay. Meron lang dyan yung brown tasty. Pero hindi kasi yun yung tinapay para dito. So, I will use this pita bread. So, ito na lang. So, this is the finished product. Guys, nagawa na natin yung lunch ni Papa Lane. And I'm pretty sure na magugustuhan niya naman talaga yan dahil isa yan sa request niya lagi. Lagi niya sinasabi yung keep with the cheese. Yun po yun. So, yun. Ganun lang po katali. And mahilig talaga sila sa mga bread. Yun lang talaga yung commonly na lunch nila. So, hindi mo kailangan magluto ng rice with adobo, you know, something like that. Very heavy yun sa kanila. Kumakain lang sila ng rice kapag dinner. Morning, afternoon, no. Bread lang talaga. So, yun lamang guys. And thank you for watching and see you on my next vlog. Bye-bye!